Amen. Good evening mga kapatid. Magandang gabi po sa pangalan ng Panginoon. We'll begin in a few minutes sa ating pong Bible study. Amen. Hintayin na 2 minutes mga kapatid. Hintayin na natin maka-join ng iba. Gabi po sa lahat. Amen. Sister Baby, Sister Evelyn, Brother Sandy and Sister Lot, Sister Evelyn and Brother Orly, Brother JL, Sister Mary Jane, Brother Alex, sa mga nariyan na, magandang gabi po sa pangalan ng Panginoon, Brother Jerry, amen. Good evening po. And Brother Orly, Sister Monica, praise God. Good evening. Magandang gabi po sa lahat. Pastor Isagani and Sister Mary Jean. Magandang gabi po. Praise the Lord. And we will begin in 1 minute, mga kapatid, ano? At nawa nasa mabuting kalagayan lahat. Sir Rosalie, magandang gabi po. Nasa mabuting kalagayan nawa ang lahat. At God is good all the time. Amen. All the time, God is good. Praise the Lord, panghawakan natin na ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. Magandang gabi si Sir Jessa. Amen. Praise God. So, start na tayo mga kapatid. Magsimulan tayo sa ating Bible study ngayong gabi. Let us pray sa ating pong pasimula. Manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala at biyaya sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat at gabay para po sa amin at sa aming pamilya. At maraming pong salamat na sa kabila ng aming mga kinakaharap na mga pagsubok, mga challenges, Panginoon, mga trials sa aming buhay. Alam namin na nariyan ka. Alam namin nariyan ang iyong salita, Panginoon. At hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. At ikaw po, Panginoon, ang aming sandigan sa panahong ito. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Hugasan mo po kami at linisin, makabanalin ng iyong banal na dugo ang aming puso't isipan, ay hugasan mo po. At gayon din, bigyan mo kami ng karunungan na nagagaling sa iyo sa aming pong pakikinig ng salita mo sa gabing ito. Kailangan po namin ang iyong pangunguna at gabay. Igawad mo po sa lahat. Maging sa gagamitin mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Panginoon, wala po kami magagawa sa aming sarili. O Diyos, humingi kami ng gabay na nagagaling sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. So, okay. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi, Sister Francesca, Sister Raquel. Amen, Sister Raquel. Kamusta, Sister Raquel? Magandang gabi sa iyo at welcome sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon sa ating Bible study. At nagpapatuloy tayo sa ating series, last chapter na tayo ng Book of Ephesians. Amen. So far nabasa natin isa-isa, natalakay natin isa-isa. Nagkaroon tayo ng idea, ng picture kung tungkol saan ang sulat na ito at naunawaan natin ng mga versikulo. Yan po ang ating goal sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi yung ating sariling pakahulugan sa mga verse, kundi yung mismong mensahe ng Panginoon ang kinakailangan natin, mga kapatid. Nandun po ang blessing, nandun ang anointing, nandun, mga kapatid, ang mensahe na makakapagpalakas, nandun ang mensahe na makakapagpatibay, nandun po, mga kapatid, sa mensahe ng salita ng Diyos. Wala po doon sa kaisipan natin.
Wala po yan, mga kapatid, sa yung kalakasan ay nanggagaling doon po, mga kapatid, sa mensahe mismo ng Panginoon. So yun ang gusto nating makita at lumitaw sa mga verse na ito sa ating pag-aaral. Amen. So natapos na tayo sa chapter 5 kahapon, mga kapatid, natalakay natin yung katapusan ng chapter 5 na being filled with the Spirit, be filled with the Spirit, at natalakay natin ng ilang mga paalala ni Pablo. At dito tayo sa chapter 6, mga kapatid. Ang simula ng chapter 6 ay mga ilang paalala pa rin para sa mga mananampalataya. Amen. Dahil ang buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid, ay hindi po tayo nag-escape sa realidad ng buhay. Ang buhay Kristiyano ay hindi po escape from reality. Ano po? Hindi pag naging Kristiyano na ay wala ng problema. Pag naging Kristiyano na ay hindi tayo parang nasa isang isolated, mga kapatid, na kondisyon. Actually, nandito pa rin tayo sa mundo. Nabubuhay pa rin tayo sa mundo. Subject pa rin tayo sa parehong mga pagsubok. Subject pa rin tayo sa sakit, sa karamdaman. Subject pa rin tayo sa mga crisis dito sa mundo. At hindi po tayo exempted. Hindi po tayo living in a bubble, mga kapatid. Ano? Kaya may mga paalala si Pablo sa kanyang mga sulat. Ito ay mga paalala na kailangan natin gawin bilang Kristiyano na namumuhay pa rin sa mundong ito. Kumbaga, nakatapak pa tayo dito sa lupa, mga kapatid. Ano? Kaya may mga experiences pa tayo na dadanasin. Kaya it is important yung mga paalalang ito. Itong mga paalala ni Pablo dito, many times mababasa natin sa mga epistles, ito ay mga practical, ano po, practical na mga payo, advices, and reminders ni Pablo sa mga Kristiyano. You see, mga kapatid, ano, yung ang salita ng Diyos kumpleto, merong doctrinal. Kapag sinabing doctrinal, ito ay patungkol sa doktrina, sa hiwaga ng pagkilos ng Panginoon, patungkol sa doktrina. Magandang gabi, Sister Aloysa, Sister Lita, Sister Shira. So, merong part ng Bible na doctrinal, patungkol sa doktrina, patungkol sa mga aral. Meron ding part ng Bible na practical, mga kapatid. Pag sinabing practical, ito yung talagang magagamit mo sa pang-araw-araw na buhay, sa practical na pamumuhay. Bilang anak, bilang magulang, bilang asawa. Yan ang mga practical. At kumpleto po ang Bible, may mga practical lessons po ang Bible na pwede nating gawing reference sa ating buhay. You see, hindi lang to about ang Bible, ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos, hindi lang to about doctrine, and that is important, I would like to say. Na importante yan, doctrine, importante ang mga aral. Hindi lang ito patungkol sa mga buhay ng mga Bible characters in the Old Testament, mga kwento nila. Meron po dito mga practical lessons and advices. You see, the all scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So may mga practical instruction po ang Bible, mga kapatid. Dahil nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Meron sa Book of Proverbs, marami tayong mababasa dyan, patungkol sa pera, patungkol sa pag-manage ng finances. Meron din pong tinuturo ang Bible patungkol dyan. So, good evening po, Sister Eloisa, Sister Esther Sulit. Amen. Yan ang Esther. Magandang gabi po. So, dito tayo sa chapter 6 na inumpisa ni Pablo, pinagpatuloy niya ang mga practical lessons, practical advices to the Christians. Dahil tayo nga po ay nabubuhay sa mundong ito. And although Christians, nabubuhay tayo sa mundong ito at hindi tayo exempted sa mga practical na aspeto ng ating pamumuhay. Ano po? Oh, maganda kami, Brother Leonard. We're not living in a bubble, ang mga Kristiyano, mga kapatid. Ano? Kaya nga, kailangan natin ng mga bagay na ito. Dahil
nandito pa tayo, subject pa tayo sa mundong ito. Kaya kailangan natin ng gabay, ng guidance, mga kapatid, sa ating buhay. So sa verse 1, ito po ang sabi ni Pablo. Again, these are practical advices ni Paul. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. So sabi dito, obey your parents in the Lord. Praise God. So, merong dalawang paraan para unawain ito. Una, maaaring ang sinasabi dito ay obey your parents in the Lord. Ibig sabihin, ang inyong mga magulang sa Panginoon, pwede natin itong i-apply, i-interpret as our pastor or our leader, mga kapatid. They are our parents in the Lord. Sila ang ating mga kumbaga magulang sa Panginoon, ang mga ginamit sa buhay natin para tayo makakilala. We can acknowledge them as our parents in the Lord. Meron tayong parents sa mundo at meron tayong parents in the Lord, mga kapatid. At ang sabi dito, obey your parents in the Lord. Amen. For this is right. So, ang ating mga leaders sa pananampalataya, ang ating pastor na siyang ginamit ng Panginoon para tayo ay maipanganak sa kaharian ng langit. We can consider them parents in the Lord. Kagaya sinabi ni Pablo, although you have many teachers, but you only have one father in the faith. Ano po? Maaring marami tayo iba-ibang mga teacher, mga Sunday school teacher, Bible study teacher. Pero meron tayong parent in the Lord, yung taong talagang nagpastor sa atin, na ginamit ng Panginoon. Sila ang ating parents in the Lord. At sabi nito, obey. This is absolute, mga kapatid. For this is right. Kasi ang ating parents in the Lord, hindi po tayo ililid niyan sa kapahamakan o sa mga maling bagay. Dahil they are our parents in the Lord, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang ating mga magulang sa Panginoon, ang ating pastor, ang ating leader, inutusan tayo na to obey them. Amen. Sundin natin sila. Dahil ito ay matuwid sa harapan ng Panginoon. It is right before the Lord na sumunod sa kanila, mga kapatid. Ano? And this means, mga kapatid, this means na there may be times that we will not be seeing eye to eye with our parents in the Lord. May mga panahon, may mga pagkakataon, at mangyayari na pwedeng dumating ang pagkakataon na hindi tayo, we not see eye to eye, kumbaga, we may not agree in all things, mga kapatid, patungkol sa mga payo ng ating pastor, ng ating parents in the Lord. Sometimes yung kanilang sinasabi ay parang ayaw nating gawin. But we are instructed here to obey them. Dahil minsan ang ating parents in the Lord, kagaya ng mga magulang, ano po, mga literal nating magulang, may nakikita sila na hindi natin nakikita. Yung word of wisdom, mga kapatid, na gift of the Spirit, minsan binibigay itong word of wisdom doon sa ating mga parents in the Lord. Sila nagbibigay sa atin ng godly advices. So in that sense, kumikilos ang gift of the Spirit, the word of wisdom, binibigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng advices from our leaders, from our parents in the Lord. So, sometimes we may not see eye to eye with them, but we need to obey and listen to our parents. For this is right. Ito ay matuwid sa harapan ng Panginoon. So, especially ano, kung hingi tayo ng payo sa ating parents in the Lord, o kaya kahit sa ating leader, o kaya sa ating pastor, we acknowledge somebody to be our pastor, at humingi tayo ng payo, mga kapatid, ano, then, dapat sundin natin. Kasi humingi tayo ng payo at we acknowledge na ginagamit sila ng Panginoon to give direction to us, mga kapatid. So, yan ang sabi ng verse 1. This is very practical, mga kapatid, and ito po ay ililigtas tayo sa maraming kapahamakan if we will obey our parents in the Lord. Kung hindi po tayo
kundi tayo, magandang gabi po, Ninang Mildred Liaga, Sister Mildred, and Brother Ingo. So, ililigtas tayo nito mga kapatid sa maraming kapahamakan at maling desisyon if we will obey our parents in the Lord. For this is right. Amen. Because they have the wisdom, mga kapatid, binigyan sila ng anointing ng Panginoon at binigyan sila ng authority ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. And God talks to them, to us through them, mga kapatid. Ano? Kaya sabi ng Hebrews chapter 1, God speak in diverse manner. Ang Panginoon nangungusap, mga kapatid, through His word, through His people. Sometimes, mga kapatid, in a dream, in a vision, at kasama dyan, mga kapatid, ang ating mga leaders, ang ating parents in the Lord. So, we need to have a parent in the Lord. Kailangan natin ng somebody who will pastor us, mga kapatid. Hindi tayo pwede na wala tayong pastor na kinikilala. Ako, hindi pwede yung pastor ako, ano ako eh, freelancer, kumbaga. Ano ako, free agent, kumbaga sa mga athlete, ano. Free agent ako eh. Wala akong ano. Hindi, kailangan natin na may kinikilala tayong pastor sa ating buhay, mga kapatid. So yan ang sabi ng verse 1. Obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So ang sabi, sa parents in the Lord, obey them. Ngayon, sa verse 2, ito naman yung ating mga literal na ama't ina dito sa lupa. At ang sabi ng verse 2, honor them. Kinakala nating i-honor ang ating mga ama't ina. Ito yung mga literal na magulang natin, mga kapatid. We need to honor them. Igalang mo ang iyong ama't ina na siyang utos na may pangako. So yung honor dyan, mga kapatid, ay yung paggalang, pagrespeto, at kasama na rin dyan, mga kapatid, yung we honor them, we support them. Ano po? We support them. Kung may kakayanan na mag-support, mga kapatid, may kakayanan na kumbaga, gumanti in a good way sa ating mga magulang. Kumbaga, magbalik. That's part of honoring them, mga kapatid. Ano? So, we honor them. E kasama dyan sa pag-honor sa ating mga magulang yung we do good things, mga kapatid, dahil nagdadala ito ng karangalan sa ating mga magulang. Nung maliliit nga tayo, pag na-honor tayo, talagang na-honor din ang ating mga magulang. Ano po? Napaproud din ng ating mga magulang kapag ka-top ka sa klase. Mga kapatid, ano? Ganun din, hanggang sa lumaki tayo, may edad na tayo, gumagawa tayo, namumuhay tayo ng maayos, syempre para sa Panginoon. Yun talaga ang pinakapunot dulo. Mamaya, matatala ka yan. Pero kasama na rin doon that we honor our parents na hindi sila mapunlaanan din dahil sa ating mga gawa, dahil sa ating mga behavior o dahil sa ating mga activities. Diba? Hindi sila mapahiya, mga kapatid. Ano? Hindi natin sila madala sa kahihiyan. So kasama yun sa honoring. So we need to honor our father and mother. Igalang natin ang ating mga ama't ina. Honor them. At kasama nga dyan yung support them, mga kapatid. Kung kaya na mag-support at tumulong sa ating mga magulang, gawin natin. Dahil ito ay kautusan, ito ang unang utos na may pangako. At ang pangako, mga kapatid, sabi sa Exodus 20, lalawig, hahaba ang buhay mo sa lupa kapag ginalang mo ang iyong ama't ina. Dahil sila ang unang authority na inilagay ng Panginoon sa buhay natin. Sila, mga kapatid. Sila ang first authority na inilagay ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, if we honor them, mga kapatid, we honor the authority that God has placed in them sa ating buhay. Ito po ay may kasamang pangako na ang iyong buhay ay hahaba, mga kapatid, sa mundong ito. At gusto natin yan, mga kapatid. Ano? At nandoon na, mga kapatid, ano, sa kahit nga wala yung pangako eh, kahit nga mga taong tinuturing na hindi mabuti sa mundong ito, di ba? Kahit yung mga kriminal, mga gumagawa ng di maganda,
Pero nandun pa rin yung paggalang sa magulang. Nandun pa rin yung respeto sa lalo pa tayo mga kapatid. So, igalang natin sila, mahalin natin sila. At irespeto natin ang ating mga magulang. Dahil ito ay utos na may pangako. At we cannot say, mga kapatid, na naglilingkod tayo sa Panginoon tapos hindi natin igagalang ating mga magulang. Eh, hindi po yun consistent with the Christian life, mga kapatid. Ano? Hindi yung consistent. Kumbaga, something's wrong kapag ka ganun. So we honor them, we love them, mga kapatid, ang ating mga magulang. Because this is part of the commandment of God, mga kapatid, at ito ay may kasamang pangako. Ito nga sa verse 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Yan po ang utos, yan po ang pangako. Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So, it will be well with thee. Yayaon kang mabuti, mabubuhay ka ng malaon sa lupa kapag ka ginagalang mo ang iyong ama't ina. Hindi lang yan mga kapatid sa salita, pati sa ating action, pati rin sa ating isipan. Diba? Sa ating isipan, igalang natin sa ating puso, igalang natin sila, mahalin natin sila mga kapatid. Kasi maaring, huwag tayong mag-meditate ng di magagandang bagay, mga hinanakit mga kapatid sa ating mga magulang, kundi mahalin natin sila, igalang natin sila, mga kapatid. So yan po ang sabi sa verse 3. And sabi naman sa verse 4, ye fathers, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. So ang mga ama naman, ito ang payo ni Pablo, practical advice ni Paul. Ye fathers, provoke not your children to wrath. Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So ang mga ama naman, mga kapatid, ito, we could say, mga kapatid, na ito ay speaking generally to parents. Kasama na rin dito yung mothers. Sinabi lang na fathers, mga kapatid, kumbaga representative. Pero ang gusto niya sabihin dito, tinutukoy niya dito yung parents. Kasi fathers ang merong authority for disciplining. Pagdating sa disiplina, sa tatay yan eh, mga kapatid. Ano? Kaya fathers ang kinukoy dito. Ngayon, kung wala ng ama o kaya kung anumang sitwasyon, eh, it's also applicable to mothers, mga kapatid. Pero binanggit dito yung fathers kasi sila po ang usually na nasa kanila ang pamalo, kumbaga. Nasa kanila ang disiplina, pagdidisiplina. Ngayon, sa pagdidisiplina raw ng anak, masabi naman dito, huwag naman daw natin sila ipamungkahi sa galit ang ating mga anak. Kailangan din ng tama, mga kapatid, na pagdidisiplina. Sabi nga ni Pablo sa Colossians, kung maalala natin sa Book of Colossians, sabi niya doon, ganun din ang bilin niya sa Colossians chapter 3, verse 21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged, upang wag manghina ang loob nila. So dapat din yung pagdidisiplina ay maayos at tama upang hindi manghina ang loob ng mga anak, mga kapatid. Kasi mahirap kapag yung discouragement nang galing mismo sa magulang. Mahirap makabangon yun mula sa standpoint ng isang anak, mga kapatid. Kasi supposedly, ang mga magulang, sila ang unang supporter, sila ang unang encourager, mga kapatid. Kaya yan ang paalala ni Pablo sa mga ama na provoke not your children to wrath, huwag natin sila ipamungkahi sa galit, kumbaga huwag tayo gumawa ng something na magiging dahilan na sila ay magtanim ng galit o ng sama ng loob, mga kapatid. Kundi nandoon, mga kapatid, yung pagbabalanse. Kaya sabi dyan, bring them up in nurture and admonition of the Lord. Turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nakwento ko na, di ba, dati, yung isang pastor natin sa section 2, bago raw pinapalo yung kanyang anak, nagpe-pray muna sila. Nagpe-pray muna sila bago mamalo. Pinapaunawa na mabuti sa bata kung bakit sila pinapalo, kung bakit siya pinapalo. Nagpe-pray muna sila. Maganda rin yun, ano? Pwede natin yung gawin. Mag-pray muna bago mamalo. So, yan po ang paalala sa mga ama, sa parents in general, mga kapatid.
bring them up. Sabi nga ng Proverbs 22:6, teach the child in the way he should go. Or ano yung word doon? Yun na natin. Proverbs 22:6. Train up. Yes, that's the word. Train up the child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, kinakailangan nating i-train ang ating mga anak, mga kapatid, ang bata. Train up the child in the way it should go. And when he is old, he will not depart from it. So, nandun yung intentional training sa mga anak, mga kapatid. Kailangan talaga merong training. Di ba? Hindi lang random teaching, mga kapatid, pagdating sa mga anak. Kundi, naroon yung training. Amen. So, ganun daw po dapat sa saway at aral ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po pwedeng mawala sa pagpapalaki ng anak ang salita ng Diyos. That's the godly way of raising children. Naroon ang Word of God, mga kapatid. Dahil nandun yung sabi dito, saway at aral ng Panginoon. At ito po yun, yung salita ng Diyos. So, kailangan natin, mga kapatid, ang Word of God in bringing up the children. So, parents, mga kapatid, use the Word of God sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ako nga, pinaplano ko kung mga, pag nanganak si Sister Yoli talaga, yung anak namin, sabi ko, ititrain natin talaga sa Bible yan. Talagang tuturuan natin ng husto. Dahil kahit lumaki siya, hindi niya hiwalayan yung daan na tinuro mo sa kanya. So yan po ang sabi sa verse 4. You see, practical application, practical lessons, mga kapatid, na kailangan natin practical living. Diba po? Kailangan natin mga advice na ito. Then, verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. This is talking to employees. Noong panahon nila, mga kapatid, ang word the servant, ito po ay pwedeng tumukoy sa mga alipin na talagang pinakamababa noong panahon nila yung pagiging alipin. Kumbaga, ito yung mga pagmamayari sila talaga ng kanilang mga amo. Pero kasama rin dito yung sa word na servant, depende sa word na ginamit, kasama na rin dyan yung mga nagre-render ng service. Magandang gabi po si Sir Weng Austria at sa buong Austria family. So kasama sa servant yung mga anyone who render service to another person, mga kapatid. So kasama dyan yung mga sa panahon natin ay tinatawag na mga empleyado. Yung si mga kapatid, ang Bible kompleto, paalala ni Pablo dito sa mga taga-Epeso, kompleto. Kasama sa mga, may payo rin siya para sa mga empleyado. Somebody who is rendering service to another person. Ano ang payo niya, mga kapatid? Kasi, again, sinabi natin kanina, we are not living in a bubble. Kumbaga, dadanas natin yan, magtatrabaho. Di ba? Ang pagiging Kristiyano is not as escape from reality. Kailangan magtrabaho. Hindi porket Kristiyano na eh. Walang tayong gagawin sa buhay. Diba? Hindi porket Kristiyano na eh. Aasa na lang natin lahat sa Panginoon. Diba? Hindi tayo, hindi ganun mga kapatid ang intensyon ng Panginoon sa atin na tayo po mga kapatid ay huminto sa ating buhay. Hindi plano ng Panginoon yung ginawa ng marami sa Amerika, no? May mga panatiko doon na ginawa nila humiwalay sila sa sibilisasyon at nagtayo sila ng community, ng lugar na puro Kristiyano lang sila doon. Village na puro Kristiyano sila, mga kapatid. Actually, hindi 'yun ang plano ng Panginoon. Hindi plano ng Panginoon na humiwalay tayo in that way. Tinuruan tayo ng Bible ng Panginoon na humiwalay sa sanglibutan sa lifestyle. Pero hindi po ibig sabihin ng Panginoon na humiwalay tayo sa sibilisasyon at magtayo tayo ng village na puro Kristiyano, puro tayo Kristiyano doon. Sino ang ating impluensyahan doon? Sino pangangaralan natin doon? Kaya natin si-share ang Word of God kung puro tayo Kristiyano, sama-sama ihiwalay natin ang ating sarili
bumukod tayo. Kumbaga, yung word nga ngayon na bubble, may NCR plus bubble, na hindi basta-basta pwedeng pumasok, lumabas ngayon sa NCR plus. Mga kapatid, ano, dala ng COVID situation. So, hindi tayo, we are not living in a bubble, mga kapatid. Kaya may mga ganitong instruction dahil we are supposed to interact sa mga unbelievers. Because we are living, mga Amish, tama po, Brother Jerry, ano, na nakahiwalay sila. Kasama yung mga Amish. Marami din, may mga grupo din ng mga Christian, mga kapatid na umiwala. May mga leaders eh. May mga Christian leaders na gumawa ng sarili nilang society in the history, mga kapatid. Sa isang book na nabasa ko, may mga ganong leaders na panatiko. Marami silang naging tagasunod na humiwalay sila. Alam nyo, ang naging katapusan, hindi po naging sustainable. Yung village na yon, wala, nawala, nasira at inabandon na. Dahil hindi naging sustainable. Dahil hindi yun ang plano ng Panginoon. Hindi plano ng Panginoon na humiwalay tayo in that way. Kagaya na nasabi ko kanina na humiwalay sa sibilisasyon. Ang plano ng Panginoon, mga kapatid, nandito tayo sa mundo. We interact, mga kapatid, sa mundo. Because we are not of this world, but we are living in this world. Sabi nga ng prayer ng Panginoon sa John 17, bilang tao, nag-pray siya sa Ama. Sabi niya, Ama, hindi ko inihiling na alisin mo sila sa mundo, sa sanglibutang ito. Hinihiling ko na ingatan mo sila habang nandito sa sanglibutan. So, we are supposed to interact. Dahil nandiyan, magtatrabaho tayo. Nariyan, may pamilya tayo. Nariyan, may kapitbahay. Nariyan, may community. Mga kapatid, we are salt of the earth. At ang asin, kapag nasa garapon, sama-sama, eh hindi po nagagampanan yung kanyang gampanin. Ang asin kinakailangan kuhanin sa garapon at ilagay sa isang recipe, ano? Kailangan niyang makihalubilo doon at yung kanyang alat ay maka-impluensya doon sa lasa ng buong ulam. Yan po ang asin, mga kapatid. Kaya, we are supposed to be living in the world para ma-impluensyahan ang mga tao sa ating paligid. Kaya, merong mga ganitong practical lessons, advices. Kaya, sa mga servants, ang term dito, or gawin nating applicable sa ating panahon, employees, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Magiging masunurin daw tayo, magsitalima tayo sa mga yaong salaman ay inyong mga Panginoon, maliit na Panginoon, maliit na P. Ang tinutukoy niya dyan, yung inyong mga amo sa lupa. Diba? We are serving, namamasukan, meron tayong employer, meron tayong tinatawag nating amo dito sa lupa. Ang utos sa atin bilang Kristiyanong empleyado, be obedient to them. Maging masunurin tayo sa kanila. Of course, mga kapatid, hindi na niyan sakop yung mga bagay na hindi tama. E paano, Pastor, kapag yung amo ko, tinuturuan ako na hindi tama? Of course, binigyan tayo ng sound mind ng Panginoon, binigyan tayo ng common sense ng Panginoon. It doesn't apply to that, mga kapatid. Pero, yung mga bagay na patungkol sa kanyang pagiging amo dito sa lupa, ibig sabihin, patungkol yan sa business, patungkol yan sa trabaho mo, patungkol yan sa job description mo, at kasama yan sa kontrata na pinirmahan mo, na as long as you know is obeying the laws of the land, na ito ay hindi naman illegal, hindi ito laban sa batas ng lupain, then you need to be obedient to your master. You need to be obedient to your employer, mga kapatid. Yan ang practical na advice ni Pablo sa mga employee. Amen. Sabi niya dyan, na may takot at panginginig with fear and trembling.
mga kapatid, ano? Ibig sabihin, nandun mga kapatid yung respect. Nandun mga kapatid yung fear dito na tinutukoy ni Pablo ay yung respect, mga kapatid. At ang sabi niya, may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. In singleness of your heart as unto Christ. So gawin daw natin yan, mga kapatid, na may katapatan sa ating mga puso. Na kagaya ng ating paglilingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin pala, ang isang Christian, kung hindi siya matapat sa kanyang trabaho, medyo questionable ang kanyang Christian living. Hindi natin pwedeng sabihin na, Pastor, wala namang kinalaman ko sa pagiging Kristiyano ko eh, kasi sa trabaho to eh. No, mga kapatid, Christianity is about our entire being, mga kapatid, ano? Kung in some sense nadadaya natin, halimbawa ang ating employer or halimbawa nakakalusot yung mga bagay na hindi dapat gawin, papasok pa rin 'yan sa ating Christianity, sa ating Christian living. We cannot say na hindi ito affected. Hindi, Pastor, matapat naman ako sa Panginoon. Basta ako naglilingkod sa Panginoon. Pero kapag sa pagiging employee mo ay merong hindi katapatan or unfaithfulness o ano pa man, mga kapatid, na hindi tama, ito po, mga kapatid, ay meron pa rin reflection sa ating paglilingkod sa Panginoon. You see, mga kapatid, kagaya ng sinabi natin nakaraan, may dala tayong pangalan. Magandang gabi po, Brother Herman. Dala natin ang pangalan ng Panginoon eh. Kadalasan nga, pagka sa ating mga resume, sa ating mga curriculum vitae, ano, mga biodata, pag nag-a-apply sa trabaho, nakalagay doon kung anong religious affiliation mo. Nalagay natin, di ba? Born again. Minsan nilagay pa natin, UPC, United Pentecostal Church. Oh. Sabihin, dala natin yun, mga kapatid, ano? Minsan nasa Facebook natin, UPC. Dala natin yung One God Believer o Jesus Name Baptized, nakalagay pa minsan sa Facebook. Ibig sabihin, dala natin yung pangalan ng Panginoon, hindi lang yung name ng organization, hindi lang yung religion. Ang dala natin ay ang pangalan ng Panginoon. So, ang mga bagay na ito, kapag hindi tayo maging matapat, hindi tayo maging masunurin, it will reflect on the name of the Lord Jesus. Kaya, gayon na lamang ang pagpapaalala ni Pablo kahit sa mga servants or mga employees, mga kapatid, gawin natin nakagaya ng kay Kristo, mga kapatid. So, our life as a Christian, ito po ay isang buo. Isang malaking buo, mga kapatid. Hindi yan, we are not supposed to compartmentalize our life in Christ. Hindi yan natin pwedeng ihiwalay, mga kapatid. Kagaya nabanggit ko dati, yung word na secular, mga kapatid, ano? Yung word na secular, sa mga dating Kristiyano, wala namang word na secular. Lahat ng kanilang buhay ay para sa Panginoon. Kung sila man ay doktor, they are doctor for Christ. Sila, ginagawa nila yung kanilang pagiging doktor. Ginagawa nila yung anumang ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi yan na, ito para to sa religious, ha? Ito para sa secular. Kaya pag secular, iba. Pagdating sa work, iba. Pagdating sa church, iba. Sa panahon natin, na-compartmentalize na yung ating buhay. Eh. Kumbaga, na kwarto-kwarto na natin. Eh. Diba? Ganun ang nangyayari. Ops, Panginoon, dito ka lang at tuwing Sunday ka lang. Tuwing Sunday lang yung galaw mo sa buhay ko. Pag Monday to Friday, sa work ako niyan, iba po ang buhay ko niyan. Pang-secular ang buhay ko niyan. Kaya off-limits ka dyan, Panginoon. Magandang gabi, Sister Tons. Umpad. So, hindi po ganun, ano? Hindi po ganun. Ang buhay natin sa Panginoon ay isang buo. Huwag dating hati-hatiin dahil He is either the Lord of all our lives or none at all. Ang Panginoon, either siya ay Panginoon ng buong buhay mo
or hindi mo siya Panginoon at all. Hindi po interesado ang Panginoon to be Lord sa buhay natin ng parte lang, na maging Lord lang siya pag Sunday or pag nasa church or at a certain time, at certain days. Mga kapatid, hindi po, kundi ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin is it covers our entire life, mga kapatid. So, yan ang paalala ni Pablo sa mga employees. Gawin natin na para sa Panginoon. Verse 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ito'y sasabi natin kanina, no? Pagdating sa buhay mananampalataya, talagang gawin mo lahat bilang alipin ni Kristo. Kung ikaw man ay teacher, ikaw man ay doktor, ikaw man ay engineer, kung ano pa man profession, gawin mo bilang alipin ni Kristo. Hindi natin ihiwalay yung ating secular life. Ano po? Kasi everything we do in word and in deed, do it all in the name of the Lord. At sa business, ano po? Ops, Lord, business ito, ha? Hindi kakasama dito. Medyo off-limits ka dito, Panginoon, pag usapang business na to, hindi kakasama. Hindi po ganun, ano po? He is the Lord of our entire lives. Siya ang Panginoon ng ating buong buhay. Or not at all, mga kapatid. Kaya sabi niya dyan, ang ating paglilingkod, not as man pleasers, not with eye service, hindi paglilingkod sa paningin lang. Diba? Hindi kagaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gawin natin bilang mga kagaya ng alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. So, kahit sa work, kahit sa business, sa school, He is our Lord. We are His servants. Tayo po ay mga lingkod niya. Kaya, everything you do, gawin mo para sa Panginoon. Gawin natin. Kahit ang ating tinatawag na secular work, gawin natin para sa Panginoon. So we will do it with excellence, mga kapatid, dahil ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. In verse 7, with goodwill doing service as to the Lord and not to men. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. You see, mga kapatid, kapag binasa natin to sa verse lang, na verse 7, na sabi dyan, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Pag verse 7 lang binasa natin, most of the time, ang mangyayari, i-apply lang natin to sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga gawain. Which is good, which is true, mga kapatid. Ano? Na dapat pag naglingkod tayo sa Panginoon, sa gawain niya, magpagamit ka sa gawain niya, gawin mo para sa Panginoon, hindi para sa tao. That is true, mga kapatid, na pag naglilingkod tayo, umaawit ka man sa Panginoon, magpagamit ka sa gawain, gawin mo yan para sa Kanya, hindi pagpapakitang tao, hindi para sa mga tao. Pero, ang context ito, mga kapatid, ay hindi lang limitado doon, kundi sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil pag binasa natin yung verse 5, verse 6, doon natin maunawaan ang context nito, hindi lang sa gawain ng Panginoon sa church. Okay yun, na paggawain ng Panginoon, ginagawa mo para sa Panginoon. Pero, paano yung mga ginagawa mo sa labas? Paano yung work mo? Paano yung studies mo? Paano kung empleyado ka? So, ang context dito, mga kapatid, lahat ng ginagawa, kasama dyan ng work natin, gawin natin yan para sa Panginoon. Kasi siya nagbigay ng work sa atin, di ba? Diba, nangingi tayo ng work sa Panginoon, binigyan tayo ng work. Gawin natin ang ating magagawa para sa Panginoon. So, yung context dito na, with goodwill doing service as to the Lord and not to men, hindi lang to para sa gawain sa church. Kasama po yan, mga kapatid, yung trabaho mo, yung business mo, yung pag-aaral mo, gawaing bahay, kasama yan, mga kapatid, gawin natin para sa Panginoon. Na parang ginagawa natin para sa Panginoon. Everything, mga kapatid, yung sinasabi dito na maglingkod na may mabuting kalooban, mga kapatid. So,
Yan po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sinasakop nito ang lahat, mga kapatid. So, kapag nung tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Lord, we accept Jesus as our Lord and Savior, mga kapatid. Then, we allow God, mga kapatid, na sa lahat ng parte ng ating buhay, naroon siya. Papapasukin natin siya, hayaan natin siya maghari, mga kapatid. Kagaya na nabanggit ko dati, minsan may mga parte tayo ng buhay na hindi natin pinapapasok ang Panginoon. Minsan, ang dahilan natin, ang dahilan minsan ng tao, Lord, huwag kang pumasok dito kasi marumi. Diba? Panginoon, marumi kasi itong parte na to ng buhay ko. Kung baka kung kwarto yan, Pastor, Lord, marumi yung kwarto na to, huwag ka pumasok. Hindi po ganun, mga kapatid, ano? Kundi, ang totoo, hindi yan malilinis unless papasukin mo ang Panginoon. So, may mga parte sa ating buhay na ginagawa nating off-limits ang Panginoon, pero ang totoo, hindi yun maaayos until hayaan mo ang Panginoon na kumilos sa parte na yun. Pamilya, hanap buhay, business, lahat, mga kapatid, hayaan natin pumasok ang Panginoon at maghari siya sa lahat ng parte ng ating buhay. Ayan, magandang gabi po, Sister Zari Guzman, Ma'am Janet. Magandang gabi po sa atin. So, yan ang sabi niya dito, mga kapatid. So, ano mang gagawin natin, do it as unto the Lord and not to men. Then, in verse 8, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. May kinalaman, may kaugnayan sa sinabi niya rin sa mga taga-Galacia, dun sa chapter 6 din, ano? Verse 7, na whatsoever a man soweth, the same shall he also reap. Yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Anumang itinanim, aanihin mo. Principle of sowing and reaping, mga kapatid. Yan ang sasabi dito ni Pablo. It applies to everyone, mga kapatid. Ano? That principle yan eh. Principle yan ng Diyos. As long as night and day, sabi niya sa Genesis, harvest and sow time shall remain. Ang pagtatanim, ang pag-ani ay mananatili. It applies sa kahit kanino. Kahit nga hindi mananampalataya, mga kapatid, kapag ka nagsipag, italagang umaani, talagang pinagpapala, talagang nabinibless. Lalo pa ang mga mananampalataya, nag-a-apply po sa atin yan. So, in connection, mga kapatid, dun sa paggawa ng mabuti, sa verse 8, binigyan ni Pablo ng encouragement ang mga mananampalataya patungkol sa paggawa ng mabuti. Na ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, kagaya na sinabi niya rin sa mga taga-Galacia, huwag kayong magsipag himagod sa paggawa ng mabuti dahil aani ka in due time kung hindi ka manghihimagod. So, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi yan, principle of sowing and reaping yan, kasama din yung principle ng in due time. Ang pagtatanim, ang pag-ani, nasa due time po yan, mga kapatid. Kung hindi ka manghimagod sa paggawa ng mabuti. So, yung good works, mga kapatid, kagaya ng sinabi sa Ephesians chapter 2, yan ang mga daan na inihanda ng Diyos na dapat nating lakaran. Nalinaw ko na yan nakaraan, ano, nung nasa chapter 2 tayo ng Ephesians. Hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Hindi po yun ang dahilan ng ating, hindi tayo mapupunta sa langit dahil sa mga gawa nating mabuti. Hindi po yun ang dahilan. Ang kaligtasan natin ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at sa pananampalataya natin sa ginawa niya. Pero nang naligtas ka na, niligtas tayo para gumawa ng mabuti. Ngayong nanampalataya ka na sa ginawa ng Panginoon sa krus, dahil doon ginanap mo ang Ebanghelyo, niligtas tayo ng Panginoon para lumakad sa mga gawang mabuti. Yan ang daan na lalakaran natin. So, hindi tayo niligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Niligtas tayo para sa mabubuting gawa.
So, ang mga mabubuting gawa natin, ginagawa natin yan hindi para maligtas, kundi dahil niligtas ka na ng Panginoon. Ngayon niligtas ka na, gumawa ka ng mabuti. Gawin mo para sa Panginoon. Kumbaga, alam nyo mga kapatid, malaking pagkakaiba yun. Malaking pagkakaiba yung bakit ka gumagawa ng mabuti. Yung dahilan kung bakit. Dahil kung ang isipan ng tao, gumagawa ka ng mabuti para maligtas, na dyan nakabase yung kaligtasan mo. Kaya maraming tao hindi sumusunod sa ebanghelyo. Kasi akala nila yung mabubuting gawa nila ang magliligtas sa kanila. Kaya hindi na sumusunod sa ebanghelyo. Hindi na nakikinig ng Bible study, hindi na ayaw, para ang ibang tao, para sa kanila, hindi na kailangan ng church. Kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga mabuting gawa, dahil hindi po yan sapat para ligtas tayo. Kapos po yan, mga kapatid. Kumbaga yung tore ni Babel, hindi aabot yan sa langit. Ang makapagligtas sa atin, yung pananampalataya natin sa Panginoon at pagsunod natin sa kanyang ebanghelyo. Pero ngayong naligtas ka na, gagawa ka ng mabuti dahil niligtas ka na ng Panginoon. Kaya yung paggawa ng mabuti sa mga niligtas na, magaang. Kasi nasa tama kang point of preference. Diba? Hindi ito pabigat, yung paggawa ng mabuti. Hindi pabigat na kailangan ko itong gawin para maligtas ako. Kailangan ko. Hindi. Magaang, dahil ginagawa mo ito dahil niligtas ako ng Panginoon, kaya ko ito ginagawa. Dahil niligtas ako ng Panginoon, kaya ko ito ginagawa. Ginagawa natin, mga kapatid, out of gratitude, out of serving God, mga kapatid. We are not working for our salvation, mga kapatid. We work out our salvation. So, yan po ang paalala ni Pablo pagdating sa mabubuting gawa. Gawin daw natin, mga kapatid, dahil ang ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po ito walang kabuluhan. Be steadfast, be unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that our labors are not in vain in the Lord. Ang ating mga pagpapagal, ang ating mga ginagawa, hindi po yan mauuwi sa walang kabuluhan. Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon. Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon. Pero kung yung ating mga ginagawa, hindi natin ginagawa para sa Panginoon, o ginagawa natin para lang sa tao, pakitang tao, mauwi po yan sa walang kabuluhan. Sabi doon, di ba? 1 Corinthians 15, verse 58. Dito tayo magtapos, mga kapatid. 1 Corinthians 15, 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayong magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung yung gawa natin sa tao, ginagawa natin, pakitan tao para sa tao, walang kabuluhan yan. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 6, tinanggap mo na ang ganti mo. Kapag ginawa mo para sa tao, napuri ka ng tao, napalakpakan ka ng tao, tinanggap mo na yung reward mo. So, wala nang kabuluhan yung labor mo. Pero, kung yung gawa mo ay ginawa mo para sa Panginoon, if it is in the Lord, your labor is not in vain. Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, hindi ka man mapalakpakan ng tao, hindi ka man mapuri ng tao, ang Panginoon ang maghihiganti sa iyo ng hayagan. Ang Ama na nakakita sa iyo sa lihim, gagantian ka ng hayagan, mga kapatid. So yan, nasabi niya sa verse 8. Last verse pala. Verse 9, sorry. Dito tayo magtapos para bukas. Ibang topic na kasing sa verse 10. And ye masters, do the same thing to them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Kayo naman daw na mga Panginoon, maliit na P. Ibig sabihin, ang kausap niya dito, yung mga amo, mga employer, sa panahon natin, natawag natin employer, mga amo, o kung meron kang tao sa ilalim mo,
sa iyong business o whatever, mga kapatid, na tinatangkilik mo. Kayong mga Panginoon, kayong mga masters, kayong mga amo dito sa lupa, gayon din ang inyong gawin sa kanila. At iwan ninyo ang mga pagbababala o threatening. Huwag daw gagamit ng pagbabanta. Huwag daw gumamit ng pagbabanta. Kung ikaw man ay mayroon kang employees, huwag daw gumamit ng pagbabanta. Yamang na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa kanya ay walang itinatangin tao. Sabi ni Pablo dito, alalahanin mo merong karing Panginoon sa langit. Although, maaaring ikaw ay boss dito sa lupa dahil meron kang minamanage na business or company or nasa mataas kang posisyon sa isang company, alalahanin mo na bilang Kristiyano, meron ka rin Panginoon sa langit. At yung Panginoon sa langit, Panginoon din nung employee mo. At sa Panginoon na nasa langit, yung totoong boss na nasa langit, mga kapatid, sa kanya'y walang tinatanging tao. Kumbaga, sabi ni Pablo, pagdating sa Panginoon sa langit, hindi natin magagamit yung ating pagiging CEO, pagiging boss, pagiging manager, mga kapatid, wala siyang tinatanging tao. Alalahanin natin na meron tayong Panginoon sa langit. Kaya, kung meron man tayong tao sa ilalim natin, huwag natin silang abusuhin o kaya daanin sa pagbababala, sa threatening, dahil tayo rin ay mananagot sa ating Panginoon na nasa langit. So yan po mga kapatid, ang unang bahagi ng chapter 6, kagaya nabanggit ko, practical application, practical advices, practical teachings patungkol sa pamumuhay sa mundong ito na ibinigay ni Pablo. Napakaganda, patungkol sa pamilya, patungkol mga kapatid sa pagtatrabaho, pagdating sa pamamahala, yan ang mga paalala ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Bukas, tutuloy natin, mga kapatid, yung the rest ng chapter 6. Tomorrow is Thursday. Then Friday, si Pastor Maya po ang magtuturo. Kung available si Pastor Maya. Kasi parang medyo may, si Pastor Maya. Well, tingnan natin. Kung available si Pastor Maya, siya po ang magtuturo sa Friday. Then Saturday, tutuloy natin. I think matatapos natin tong chapter 6 this week. Then on Sunday, paalala lang uli mga kapatid, wala muna tayong wala tayong face-to-face gathering. 2 Sundays po yan hanggang April 4. So ako lang muna pupunta sa church para dun mag-live. Amen. Siguro may message ko na lang kung sino ang isasama ko para kasama ko mag-live. At the rest of us, sa bahay lang po muna. Bawal din po muna ang dumalaw. Amen. So, hindi pwede pumunta sa mga bahay-bahay ang hindi immediate family. At yung ating gawain din ng mga kabataan, wala muna. Bawal din ang mga minors. At ano pa ba? Saturday ng hapon, meron po tayong prayer meeting sa mga taga-UPC Malabon. Meron po tayong prayer meeting via Facebook Messenger. Alas 5 po yan ng hapon. Alas 5 ng hapon. So, kung meron kayong mga prayer request, ipadala nyo po sa atin, sa akin o kaya si Sir Yoli, para maipanalangin natin. At siguro sa mga taga Malabon, kahit pamilya, nandun tayo makapag prayer meeting, mga kapatid. So, ilan po ang mga announcement. Amen. So, magpatuloy lang tayo, mga kapatid, sa pagtitiwala sa Panginoon. We are living in a challenging times. We are living in very unpredictable times, mga kapatid. At nasa kalagayan tayo na medyo hindi natin malaman ang mga susunod na mangyayari sa paligid. Pero isa ang di nagbabago, mga kapatid, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan, mga kapatid. Kaya lagi nating isipin na nariyan ng Panginoon, manalangin lang tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon di tayo pababayaan. Ang Panginoon di tayo iwanan. Kaya all the more sa panahong ito, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Huwag na tayong lumayo, huwag na tayong magpakalamig, huwag na tayong sumunod from afar.
sumunod pero nasa malayo. Ito ang panahon na lalo tayo dapat lumapit. Lalo tayo dapat, mga kapatid, na magpakapuspos, magpakainit sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, dahil nasa panahon tayo na mapanganib at nasa panahon tayo, mga kapatid, na pasama, na pasama. Amen. So, negative. Okay. Salamat sa Panginoon yung ating pinag-prayer request ni Brother Jerry. Amen. Praise God. Salamat sa kanya kapangyarihan. At salamat sa tugon ng Panginoon. So, patuloy lang tayo, mga kapatid. Ano man ang challenges, magpapatuloy tayo. Magpapanalanginan sa isa't isa. Magpapaalalaan sa bawat isa. Ang salita ng Diyos na riyan. Ang Espiritu ng Panginoon nasa atin. Kaya, mga kapatid, magpakatatag tayo. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yan lamang po ang gusto kong sabihin sa ating lahat. Hindi natin alam kung ano ang mga pangyayari sa paligid, pero magtiwala lang sa Panginoon. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Let us pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. At talagang ang salita mo ay very profitable sa mga mananampalataya sa aming mga buhay. Kahit sa ang aspeto, talagang malaki ang pakinabang ng iyong salita sa buhay namin. Lord, nalain ko po ang iyong mga salita na tumimo sa aming puso't isipan, magawa namin, maganap, ma-apply, at masunod namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Makapamuhay kami sa mundong ito na merong distinction, na merong lifestyle ng isang mananampalataya na may takot at naglilingkod sa iyo sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Kumilos ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sinusuko namin sa iyo at hinahayaan ka namin kumilos sa buhay namin, sa aming pamilya, sa trabaho. Panginoon, dalain ko po ang iyong pag-iingat, gabay. Igawad mo po sa bawat isa sa lahat ng aming nararanasan, sa mga kapatiran, Panginoon, at sa mga kaibigan, mahal sa buhay, na dumadanas ng mga pagsubok sa oras na ito. Pagsubok na pisikal, sa katawan, sa pamilya, financial. O Lord God, alam mo ang aming mga kalagayan. Panginoon, dalangin ko po ang iyong pagkilos. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong paggabay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang kagalingan sa nangangailangan ng kagalingan. Higit sa lahat, Panginoon, ang pananampalataya, ang tamang perspective sa buhay, huwag mawala sa amin. Ano man ang mangyari, magtitiwala sa iyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, aasa kami sa iyo. Ano man mangyari, Panginoon, titingin kami sa iyo, O God. Ikaw ang aming kalakasan. Kaya, Lord, higit sa lahat, ngayong panahon na ito, I pray, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng wisdom, revelation. Bigyan mo kami ng malinaw na perspective, paningin, pananaw, tamang pananaw, Panginoon, sa mga bagay-bagay. Upang hindi kami mawala sa pagtitiwala sa iyo. Alam namin, Panginoon, na mabuti ka. Nananampalataya kami. Naniniwala kami sa iyong kabutihan. Na anumang iyong inaalaw sa aming buhay, ito po, Panginoon, ay para sa ikabubuti, gumagawang nagkalalakip na magkakasama para sa ikabubuti ng umiibig sa iyo at mga tinawag ayon sa iyong layunin. Kaya, Lord, I pray, more than anything else sa aming lahat, ang tamang pananaw sa mga nangyayari sa aming paligid, huwag kami mawalan ng pagtitiwala sa iyo. Huwag kami mawalan, Panginoon, ng pananalig sa iyo. Patuloy kaming umasa at makita namin ang hindi nakikita ng mga walang Kristo. Magkaroon kami ng pag-asa na wala, Panginoon, sa mga walang Diyos. Makita sa amin ang kagalakan, ang kapayapaan, Panginoon, ng pag-asa na wala, Panginoon, sa sanglibutan ito. Dahil kami ay may Kristo sa aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon,
mga kapatiran ng UPC Malabon, UPC Tondo, ang iba pang mga churches, mga kaibigan, mahal namin sa buhay na nakikinig, mga kapatiran namin abroad. O Lord, Ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Sa Iyo po kami umaasa at nagtitiwala. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. Ikaw po ang nakakalam ng aming mga kalagayan. Sa Iyo kami umaasa at nagtitiwala. Ito ang aming panalangin sa gabing ito sa aming pagtatapos, Panginoon, sa Iyo ang lahat ng papuri. In the mighty name of Jesus Christ we pray, in Jesus' name, Amen. Amen, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. So, pagpapatuloy natin pag-aaral bukas. At manatili tayo, mga kapatid, sa attitude ng pagsamba sa Panginoon. Pagpapasalamat, pagtitiwala sa Kanya. Mag-ingat tayo. Andiyan din ang sound mind. Binigay sa atin ng Panginoon para gumawa ng mga tamang desisyon. At ang ating pamilya, pagkatiwala natin sa Panginoon. Amen. So, kung may mga prayer requests, message nyo lang kami, mga kapatid. Mananalangin tayo para sa ating lahat. Amen. So, ang pagpapala, ang gabay, pag-iingat ng Panginoon po ay sumainyong lahat, sumating lahat ngayong gabi. Tapos na po ang ating Bible study at magandang gabi po. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless po and good evening po sa lahat. Amen. Praise God.